Good morning. Yan ang speedboat na gagamitin sa practicum ng fast rescue boat. Ito ang mga training. So maghapon to, ang unang gagawin ay doon sa Manila Bay, maneuvering and retrieval of the casualties man overboard. Then in the afternoon, on the second part, uprighting the capsized rescue boat. Punta na kami sa site for practicum ng fast rescue boat. Focus. Huwag kakabahan. Ha? Huwag matakot. Kapag sinabi kong na increase speed, okay, press. Okay? Ha. Then hawak dito. Magkakandak tayo ng search and rescue, meron tayong gagamiting search pattern. O, ilang search pattern yung pwede natin gamitin? Tatlo, sir. Okay, tatlo. Ano-ano yun? Tatlo, yung search kung saan tayo ng puto ba? Tarbosay ko. Yan yung dami na i-rescue.
Baba nyo muna. Yan. I-ano nyo. Kunin nyo sa balikat. Sa kilikili. Up. Up. 1, 2, 3. Okay. Okay muna dyan. Okay. Up. Gawin mo lang magagalaw. Pagalig nyo na. Okay. Sir, yung nasa likod. Doon sa likod ng dami. Hawa ka naman magkabilang balikat. Sir, ka naman sa balikat. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, sir. Oh, napansin nyo na, sir, no? Yung ulo ng ating biktima ay nasa up position. Anong procedure, purpose nun? Blood circulation, sir. Blood circulation. Kaya yung ulo ng biktima dapat nasa up position para yung dugo niya mabilis na umikot o dumaloy sa buo niyang katawan. Ha? Yes, sir. Okay, so that's all for today. Okay, sir, paabot na lang natin sa 1, 2, 3. Okay, paabot muna dyan. Okay, okay, okay. Gawin mo lang ang gagalaw. Pagalig muna. Okay. Sir, yun na sa likod. Doon ka sa likod. 1, 2, 3. Sir, oh, napansin nyo na, sir, no? Yung ulo ng ating biktima ay nasa up position. Anong procedure, purpose nun? Blood circulation, sir. Blood circulation. Kaya yung ulo ng biktima dapat nasa up position para yung dugo niya mabilis na umikot o dumaloy sa buo niyang katawan. Ha? Yes, sir. Okay, so tapos na tayo.